This is Bella, ang inyong kusinera ng The Almost Kitchen. Ngayon naman ay isang kakanina naman ang ating lulutuin at yan ay ang ating Pichi Pichi. Kaya kung bago ka sa channel na to, you are welcome. At don't forget to subscribe, like, and share. Kaya mag-init na tayo ng tubig dito sa ating steamer or magpakulo, ganon. Ngayon naman, habang pinapakulo natin itong ating tubig, i-red na natin itong ating mga kailangan sa paggawa nitong ating Pichi Pichi. Napakasimple lang ng mga ingredients. Ayan, syempre, uunahin natin itong ating grated cassava. So, ito, frozen yung ginamit ko. Itong isang bag na to is 2 cups to. Exactong 2 cups itong ano neto, itong sukat neto. Ayan, para mabilisan, para hindi ka na magkukudkod, hindi ka na magbabalat ng kasaba. Ayan, frozen na lang. Itotow mo lang at maya-maya lang ng konti. Ayan na, ready to go. Mabilis ang gawa. Ngayon naman, ang isusunod natin na ingredients is itong ating ano, sugar. Ayan, gagamit lang tayo ng ano, granulated sugar. Ayan, at itong ating tubig. Ayan, ang simple ng ating mga ingredients sa paggawa ng pichi-pichi. Pero napakasarap nito. Ayan, at ngayon naman, syempre, lalagyan din natin ng ating vanilla. Ayan, vanilla yung ginagamit ko. Pero minsan, pwede rin tayong gumawa ng ibang flavor. Pwede natin gamitan ng ube. Pwede natin gamitan ng pandan. So, depende sa inyo. At syempre, dapat meron tayong lye water. Konti lang ilalagay natin na lye water. Kasi yung ano, yung kasaba is madikit na. Tsaka pag naparami yung lye water, medyo papait yung lasa. Kaya, ayan, dapat yung sukat ng lye water is nasa tama lang. At haluin natin mabuti para mag-incorporate ang ating mga ingredients. Ayan! Sa paggawa natin ng pichi-pichi, ano lang siya, parang 1:1. Kunyari, 1 cup na kasaba ang inyong ginamit, 1 cup lang din ng water ang inyong gagamitin doon. So, baka nag-aalala kayo na medyo malabnaw. Hindi po, kasi once na na-steam natin yan, mabubuo na yan. At kapag ganitong halong-halo na siya, ilalagay naman natin ngayon dito sa ating mga naka-reading molder. Ang ginamit kong molder dito is yung ano, yung pinakamalaking size. Kasi tatlong size yung ganitong klase ng molder. Small, medium, and large. So, ang ginamit ko dito is yung large. Ayan, itong tinimpla natin na pichi-pichi na mixture, eksakto lang dito sa mga molder na to. Napakasimple lang niyang gawin. Medyo magtatagal lang tayo dito sa pag-steam. Kasi steam natin to ng 45 minutes. Tapos hindi pa rin natin kaagad-agad matatanggal dito sa molder. Hihintayin pa rin natin. Kaya naman, lagyan na natin yan dito sa ating steamer. Ayan, kulong-kulo na yung ating tubig. So, dapat talaga bago nyo ilalagay sa steamer or bago nyo isasalang, yung tubig natin siguraduhin yung ano, kulong-kulo na siya. Ayan, at takpan lang natin at set lang natin itong ating timer ng, sabi ko nga, 45 minutes. 45 minutes natin siyang lulutuin sa apoy na ano, yung medyo malakas din ng konti. Ayun, ganun. Para siguradong-sigurado yung pagkaluto. Ayan. After 45 minutes, ayan na. Ang bango nitong ating pichi-pichi na vanilla flavor. Ngayon naman, pag ganyan na siya, ilalagay lang natin sa ano, sa isang tabi na kailangan naka-open para ma-dry siya. At hihintayin natin muli ang another 45 minutes bago natin tatanggalin dito sa ating molder. Ayan, at ito na nga, after 45 minutes, ayan na siya. I-ano na natin, i-set na natin at inang i-roll dito sa ating grated coconut, or kung wala kayong grated coconut, pwede kayong gumamit ng desiccated coconut or yung coconut flakes. So ako ginamit ko is coconut flakes kasi nga wala kaming ano, wala kaming fresh na nyog dito, so ito na lang. Pero I advise, kung meron din lang naman kayong fresh na nyog, iyon na ang inyong gamitin, higit na mas malasa. Pero pwede rin kayong gumamit ng cheese kung ayaw nyo ng ano, ng niyog. Oh, ayan. Kailangan lang talaga siguraduhin nating malamig bago natin itanggal sa molder. Kasi pagka mainit pa siya, medyo ano, parang tubig-tubig pa, ganon. So, ayan! Ang bango-bango na! At mag-ready na tayo ng, ano, ng tea or coffee para sa ating masarap na pichi-pichi! Kaya naman, mega love shoutout po muli sa inyong lahat na laging nanonood ng The Almost Kitchen. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe,
Subscribe na at pakihit mo na rin ang bell para lagi kang man-notify sa mga bagong upload. At syempre, shoutout din sa aking mentor kay Team Pasi. So kung gusto niyo po ng mga pampagood vibes, reaction videos at mga Buhay Canada, subscribe lang po kayo sa Team Pasis. Kaya naman, maraming maraming salamat pong muli sa inyong lahat. At again, this is Bella, inyong kusinera. Mag-ingat po tayong lahat at bye-bye!